Yun, good morning. Meron tayong pasyente dito nga na Freedom Acoustic Guitar. So, sarado yung tuning peg nito, so need palitan. Tapos, lumaan na rin yung string, so kapalitan na rin natin. Basic lang naman yung gagawin natin dito. So, kapalitan natin yung tuning peg. Tapos, string. Tapos, linisan na rin natin. Medyo na rin. Tapos, alagyan natin ng oil yung board kasi tuyo na tuyo na. Okay, start. String winder, tapos to papas na lang. Mura lang to. Ayun o, tapos na tayo matanggal ng string. Kita niyo yung mga duming yan. So, tip lang po sa mga gitarista lalo na kung baguhan, i-take advantage nyo yung time na nagpapalit kayo ng string kasi lang din yung time na maabot nyo yung mga dumi na hindi nyo maabot kapag may string. Okay? Pwede kayong gumamit ng pamunas. Yung may konting basa, hindi basang-basa, dapat walang tubig. At syempre, kaaway ng gitara natin yung tubig. Kahoy yan. Ayan. Diba? Oh. Oh, diba? May kita nun. Wala ng dumi. Pwede ko alam kung sticker to, di ba? Bilisan na lang. Kapag hindi sa akin to, sa kasama ko to sa trabaho. Shoutout sa'yo. Pinapanood mo to. Yung pakas tayo kasi may upo tayo. Kulapan. Yung mga ito. Ang tawag dito ay comment yun na lang. Tatabi ko muna. Para hindi sa gabal. Kapag ito sa ano, wala pumakal yung action. Yung main concern ito, mapalitan daw. Hindi ko masyado na experience, turo yung sira eh. Palitan. Eh, palitan natin. Masalitan ang dumi. Sira, kita nyo. Oh. Basag-basag na yung ipin. Tapos masyado mataas yung gauge ng string na nilagay. Tapos pinipilit ito ano. Yan ang linis na. Tapos ganyan ginagawa nyo sa gitara nyo. Wala nang libag yun.
Kahit hindi niya pinapalitan ng tuning pegs, sinisa niya yung part na to. Hindi niya basta-basta maabot yung basta may string. So ito na yung bagong ano, yung bagong tuners. Ito masasabing premium siya kasi mura lang naman daw to. Pero pwede naman. Pwede. So yung luma nandito, sabi na lang natin, sira na yung pangalawa yung sa may E-string na tuning peg. Lagay na natin to dito. Ito, nakabit na natin yung tuning pegs. So, nakabit ko na yung dalawa. So, ipapatuloy ko na lang itong daras. Okay? Okay, so ito na. Ayan, nakabit na. So, next natin gagawin ko. Maglalagay ng lemon oil. Babad muna natin yung board sa lemon oil. Index yun. Hindi pa na file. Sila, hindi tayo professional, wala akong gamit para dyan. So, ang kakalikutin ko lang dito, eh, yung kaya kong kalikutin. Eh, diba? Hindi tayo pro eh. Makababash tayo. At least, alam natin yung basic na, basic care para sa mga gitara. So, kung ikaw nanonood ka nito, so, take note mo na lang. Lemon oil ang isa sa mahalagang dapat na meron ka bilang isang gitarista para maging mahalaga pa sa gamit. May mga libag-libag dito, tatanggalin ko na lang mamaya. Okay, balikan nyo ako. Lagyan ko ng second coating. Babad natin yan. Hanggang i-absorb ng kahoy yung lemon oil. Okay, babalikan nyo. Ito na yung tura. Ito na yung board. Mas okay na siya compare kanina. Parang mas healthy na siya tingnan. Kasi na-moisture na sa so, papalita tayo ng string. At so, magkakabita tayo ng string. Pag-ibig na yung board natin. Ayan. So, kasi gauge 10 to. Gauge 10. Mga 10. Ipan yung 10. Ayan. Gauge 10 yan. So, hindi yan yung typical na binibili nyo yung number 12. Gauge 12. Para may idea kayo kung anong string yung bibili nyo. Yung gusto nyo yung mas malambot na string. So, ka-range na sa. Kapat muna, kakabit ko lang po.